Kapitan Dagohoy Horror Story. Sino nga ba si Kapitan Dagohoy at ano ang papel niya sa ating kwento? Tara at sabay-sabay nating alamin. Magandang araw, Commander, at sa lahat ng iyong mga masugid na taga-subaybay. Ako nga pala si David. Taga rito po ako sa Iloilo. Nais ko lamang ibahagi ang kwento ng aking kaibigan na si Dagohoy. Si Dagohoy ay tubong Nueva Ecija. Dati siyang sundalo. At nang huli siyang makipaglaban sa mga kalaban ng gobyerno taong 1990. Ayon sa aking kaibigan, napakahirap daw ng kanilang dinanas dahil yung huling nakalaban nila ay hindi raw basta tinatalaban ng bala, at sa 10 magkababadi, halos 3 na lamang silang natira. Nang dahil sa pangyayaring yun, nagkaroon siya ng tinatawag na PTSD, dahilan kung bakit natanggal siya sa serbisyo at umuwi na lang siya ng Nueva Ecija. Isang umaga, ang tatay ni Dagohoy ay nakatingin sa kanya dahil kapansin-pansin ang katahimikan ni Dagohoy at nakatingin ito sa malayo. Dagohoy anak, malayo na naman ang tingin mo. Itay, naaalala ko lang yung kasintahan kong naiwan sa Iloilo. Eh, problema ba yon? Ngayong wala ka na sa serbisyo, Dagohoy, bakit hindi mo siya puntahan? May problema, itay. Anong problema? Tay, wala ho akong pera. Anak naman, alam mo naman na ang tatay ay suportado ka pagdating sa pera. Basta sa tama mo lang gagamitin. Anak, huwag ka nang magdalawang isip pa. Tumatanda ka na. Puntahan mo na kung sino ba yung kasintahan mo sa Iloilo. Iuwi mo rito at bigyan mo kami ng apo. Tay, patawad po. Saan? Kasi sinayang ko lang yung pagsiservisyo ko sa bayan. Wala naman talaga akong warsyak eh. Ewan ko ba sa pamunuan kung bakit tinanggal ako sa serbisyo. Anak, kung ano man ang dahilan nila, kailangan mong irespeto. Maaring inilayo ka ng Diyos. Sa ganon kasi, hindi ka nararapat doon. At saka, huwag mong sisihin ng sarili mo dahil naibigay mo naman na yung sarili mo sa loob ng 7 taon para sa pagsisilbe sa bayan. Anak, tahan na. Huwag ka nang umiyak dyan. Tay, kung sakali bang pupunta ako ng Iloilo, paano kung di na ako makabalik? Anak naman, para kang hindi sundalo dati ah. Hindi itay. Ang ibig kong sabihin, eh meron kasi kaming usapan ng kasintahan ko doon. Teka nga anak, eh ano bang pangalan ng kasintahan mo roon? Si Arlene po. Mahal na mahal ko siya, itay. Eh gano'n naman pala eh. Bakit hindi mo papuntahan? Bibigyan kita ng pera para marating mo yung Iloilo. Dahil sa pagpunta ko roon, hindi ko sigurado kung ilang taon ako bago makabalik dito. Ayos lang yun anak. Malaki ka na. Alam mo na ginagawa mo. Alam mo na ang tama at mali. Naintindihan mo? Opo, itay. Binigyan noon ng pera si Dagohoy ng kanyang mga magulang at kinabukasan nagpunta na siya ng Iloilo. Minsan na kasing nadistino noon si Dagohoy sa Iloilo kaya't nagkaroon siya ng kasintahan na babaeng nagngangalan na Arlene. 2 araw pa ang lumipas, narating na ni Dagohoy ang Iloilo. Arlene? Arlene! Dagohoy? Ikaw ba yan? Ako nga ito.
Nag-akapan pa silang magkasintahan. Ni walang ideya ang babae na si Dagohoy ay natanggal na pala sa serbisyo. Ito na ipangako ko sa iyo na kahit anong mangyari, hindi na tayo magkakalayo pa. Eh, paano yung trabaho mo? Paano yung pagsisilbi mo sa bayan? Nakakalungkot isipin. Pero hindi na ako sundalo ngayon. Ha? Bakit? Eh, hindi ba mahal na mahal mo ang pagsisilbi sa bayan? Oo, mahal ko. Eh, kaya lang eh, hindi siguro talaga pinag-adya ng panahon na magsilbi ako sa bayan ng mahabang panahon. Sino ba yung kaakap mo, anak? Sino ba yan? Tay, si Dagohoy po. Ay, Dagohoy! Ay, por Diyos por Santo. Akala ko'y kung sino na. Halika, pumasok ka. Dalian mo. Tay, bakit po? Eh, wala naman. Eh, kasi medyo mainit ang mata ng mga tao sa mga dayuhan. Pero itay, dati naman na ako nagpupunta rito, di ba? Eh, basta. Eh, ano bang nangyari sa'yo? Eh, 3 taon na nung huli kang magpakita rito. Mahabang kwento po itay. Yung pinakahuling destino ko sa dulo ng Mindanao. Itay, hindi na po ako sundalo ngayon. Ay, ganun ba? Eh, ayos lang yon. Eh, hindi naman porkit hindi ka na sundalo, eh hindi ka na namin tatanggapin. Hindi ganun yon. Alam mo ba si Arlene, magmula nang umalis ka, eh araw-araw halos hindi makausap. Tignan mo yung katawan, ang laki ng binagsak dahil ayaw nang magkakain. Ayaw din lumabas ng bahay. Arlene, bakit ba? Meron bang problema? Eh siyempre, iniisip kita araw-araw. Ipinagdarasal ko na sana okay ka lang. Patawad, dahil ngayon lang ako napunta rito. Pangako, hindi na tayo magkakahiwalay pa. Nang dahil sa hindi na noon sundalo si Dagohoy, dito na siya nanatili sa Iloilo. Tumagal siya roon ng ilang mga taon. Wala namang naging problema sa pakikisama sa biyanan at sa mga kapatid. Kaya lang, sa tuwing makakakita siya ng aswang, bumabalik ang dati niyang alaala. Dagohoy! Ano naman bang iniisip mo? Tay, totoo nga pala na dito sa lugar niyo talagang merong aswang. Eh aba meron. Kaya lang hindi naman sila nang aano kapag hindi mo sila sinaktan. At kung mga taga rito lang naman na aswang, eh hindi naman tayo aanuhin noon. Ang umaatake rito, mga taga kabilang lugar. Tay, yan po ang dahilan eh. Kaya ako naalis sa serbisyo. Nagkaroon tuloy ako ng kaunting warsyak pero naibalik naman po kaagad yung kaisipan ko. Tay, sa huling destino ko, ang nakalaban namin doon ng mga kabady ko, purong mga rebelding aswang. At hindi rin po sila basta tinatalaban ng bala. Yung iba kong mga kasamahan, nakita ko itay kung paano nila pagmalupitan. Nagmamakaawa na yung mga kasamahan ko, pero wala silang awa at tinutuluyan pa rin nila. Hindi ko makalimutan kung paano nila tanggalan ng ari yung isa kong kasamahan na merong itsura. Tay, kaya kapag nakakakita ako ng aswang, parang pakawari ko masisira ulo ko eh. Dagohoy, ikalma mo lang ang sarili mo. Iba ang Iloilo at iba yung lugar na nadyutihan mo dati. Kung doon, mga rebelding aswang ang nakalaban nyo, pwes dito, may aswang nga pero hindi naman ng aano. Pero itay, masisisi nyo po ba ako? Masisisi nyo ba na nagkakaganito ako kapag nakakakita ako ng aswang? Alam nyo, sa tuwing makakakita ako noon, parang masisira ang ulo ko at pumapasok sa isip ko kung paano ba ako maghihigante sa kanila. Ayan na wag mong gagawin, anak. Wag na wag mong gagawin. Hindi ko ho kasi maiwasan eh. Hindi na lang ako nagdala ng gamit ko dahil marami pa namang pwedeng gamitin
para ipangtapat sa kanila. Oh, tay, ano yun? Eh, sino pa? Eh di, yung tatakbong kapitan. Tatakbong kapitan? Oo. Eh ilang buwan pa bago mag-eleksyon. Ayan, nangangampanya na. Palagi na lang ganun, puro pangako. Lagi namang napapako. Sino ba yung tao na yun, itay? Eh, sino pa? Eh, di si Kapitan Conrado. Sana hindi na siya manalo ngayon. Maya-maya pa yung sinasabing Kapitan Conrado ay bigla na lamang napadaan sa harapan ng bakuran ng biyanan ni Dagohoy. Kapitan Conrado po! Nangangampan niya para sa susunod na eleksyon. Wika nun sa kanila habang ito ay kumakaway. Sa totoo lang ni hindi pa nga ito nakakapag-file ng COC sa COMELEC, pero nagpapahiwatig na ito sa kanyang mga kabarangay na siya ay muling tatakbo para sa kapitan ng kanilang barangay. Itay, sinong makakalaban niya? Palagay ko wala. Oh, eh bakit naman po? Eh sino ba namang lalaban sa taong yan? Kapag alam niyang matatalo siya sa labanan, eh inuunahan na niya. Alam mo na ang ibig kong sabihin, Dagohoy. Eh, sino kayang taong dapat na tumapat sa kanya? Eh malay natin. Hayaan natin na ang mga tao ang magsabi at magtulak kung sino ba ang taong kanilang napupusuan. Sige po, itay. Nang medyo papalapit na ang mga araw na pwede nang mag-file ng COC, ang mga tatakbong kapitan may pumunta sa bahay nila Dagohoy na isang magaling na tao. Ayon sa biyanan ni Dagohoy, ang taong yon ay dating adviser ng yumao nilang mayor. Taupo! Taupo! Ah! Advisor, ikaw pala. Ah, magandang araw po. Ay magandang araw naman. Ano nga tinat napunta ka rito? Kayo naman po. Alam niyo naman na taga rito ako. Eh, alam ko nga po, pero ang ibig kong sabihin, bakit po kayo napunta rito? Meron po ba kayong sadya? Meron ho kasing nakapagsabi sa akin na meron daw dating militar na nakatira dito at yun ay inyong manugang. Ah, si Dagohoy. Ah, Dagohoy, halika rito, anak. Tayo na po yun. Ah, si Advisor. Advisor ng dating mayor namin. Kakausapin ka daw. Magandang araw po, Advisor. Ano pong meron? Dagohoy, nakarating na sa akin ng magandang balita. Ayon sa mga tao rito, ikaw daw ay dating militar. Tapos sabi nila, magmula nang mapunta ka rito sa lugar namin, niminsan ay hindi ka nakitaan ng kung anumang yabang sa katawan at kung anong merong ka itinutulong mo sa mga tao. Tsaka isa pa, ilang taon ka na rin naman dito. Sa nakikita ko sa iyo, pwede kang tumakbo bilang kapitan. Nako, Advisor! Malabo yan! Bakit naman malabo? Malabo kasi galing na sa pagsisilbi sa bayan ang aking manugang. Panahon naman na para pagsilbihan ng kanyang pamilya. E paano naman ho kung itutulak siya ng mga tao na lumaban bilang kapitan ng ating barangay? Diba? E kung siya ang napipisil at sa nakikita ng mga tao siya ang dapat na pumalit kay Kapitan Conrado. Diba? Eh, mag-usap kayong dalawa ng manugang ko. Hindi kita masasagot, Advisor. Dagohoy, maaari ba? Kasi ayon sa mga nakausap ko, talagang ikaw ang napipisil nila na karapat dapat na lumaban kay Kapitan Conrado. Sana'y huwag mong biguin yung mga taong gusto kang itulak para manungkulan sa barangay natin. Dagohoy, kung poproblemahin mo ang panggastos, akong bahala doon. Mapatalsik lang natin dito yung si Kapitan Conrado. Eh matagal nang nakaupo yan. Wala namang nagagawa. Hihingan mo ng tulong
hindi ka papansinin. Tapos ngayong eleksyon magpapagwapo? Nakesyo maraming nagawa? Dagohoy, nakikinig ka ba sa akin? Advisor, medyo masama ho yung pakiramdam ko eh. Pwede po bang sa ibang araw na lang tayo mag-usap? Dagohoy, makinig ka sa akin. Nalalapit na ang araw ng pagpapail ng COC sa COMELEC. Kailangan hindi tayo mahuli. Kailangan makita ni Kapitan Conrado na meron siyang makakatapat. Pag-iisipan ko pong maigi, Advisor. Sumasakit po kasi yung ulo ko eh. Habang nakikipag-usap si Dagohoy sa Advisor, nagkunwari lang siyang sumasakit ang kanyang ulo. Pero ang totoo noon, meron siyang nakita sa daan na naglalakad na isang payat na lalaki. Napakasama ng tingin noon sa kanya. At ang imagine doon ni Dagohoy, isa itong aswang. Dagohoy, anak, ano bang nangyayari sa'yo? Tay, katulad ho ng sinabi ko sa inyo, kapag nakakakita ako ng aswang para akong maano eh. Ibig mong sabihin, nakakita ka na naman ng aswang. Opo, itay. Di ko alam kung hanggang kailan ba ito mangyayari sa akin. Muling bumabalik sa isip ko yung mga nangyari sa nakaraan. Mabilis na nakatulog noon si Dagohoy nang dahil sa sakit ng ulo, kinabukasan bumalik naman si Advisor. Magandang umaga ho. Eh, magandang umaga. Kakausapin mo bang muli ang aking manugang ha-advisor? Eh, kung pwede na ho sana. Magandang umaga po, advisor. Pasensya na ho kayo kahapon, talagang sumakit lang ang ulo ko eh. Nakakita kasi ako ng... Nakakita siya ng... taong... kagalit niya! Kagalit? Eh, ayon sa mga taong nakausap ko ho rito, wala namang kagalit dito si Dagohoy. Ang ibig kong sabihin, eh kung mga dati siyang militar, kapag nakakakita siya ng tao, eh nai-imagine niyang yon yung nakalaban nila noong araw. Pasensya na ho kayo, advisor. Sige, ayos lang yon. Dagohoy, sana'y magkaintindihan na tayo ngayon. Ano? Papayag ka ba? Eh, advisor, una po sa lahat, wala akong alam sa buhay politika. Wala po kaming sapat na pera para sa pangangampanya. At saka isa pa, ilang taon na rin po akong nagsilbi sa bayan. Siguro na may sapat na yun. Dagohoy, ano ang pakiramdam kapag nagsisilbi sa bayan? Hindi ba masarap? Ngayong wala ka ron, hindi ba hinahanap-hanap ng katawan mo? Ngayong nakikita mo sitwasyon dito, walang pagbabago. Hahayaan mo na lang ba ng ganon? Pababayaan mo ba ang mga taong kumakatok sa puso mo na ikaw ang napipisil nila para tumakbo bilang kapitan dito nang magwakas na ang kaangasan ni Kapitan Conrado? Dagohoy, alam kong naintindihan mo ang sinasabi ko. Alam kong masarap maglingkod sa bayan. Hindi naman porket wala ka na sa serbisyo ay hindi ka na pwedeng magsilbi pa sa bayan. Meron pang ibang paraan at alam kong hinahanap-hanap yan ng puso mo, Dagohoy. Oo, wala kang alam sa buhay politika pero nandito ako. Akong bahala sa iyo. Wala kang panggastos, akong bahala sa iyo. Tama po kayo, advisor. Hinahanap-hanap ho talaga ng katawan ko. Pero maliliit pa ang mga anak ko. Magulo ang buhay politika. Dagohoy, makinig ka sa akin. Sabihin na nating magulo. Pero hindi ba nanggaling ka rin sa gulo? Nang nasa serbisyo ka pa? Parang ganun lang yun. Sige na, pumayag ka na. Sana hindi mo matiis ang pagkatok ng mga tao sa puso mo. Pag-isipan mo maigi. Meron pa tayong ilang araw. Halos lumipas ang buong maghapon, hindi nagpakita ang advisor sa kanila. Dahilan kung bakit
Napag-isip-isip na ni Dagohoy na pumayag sa inaalok nito. Madali nilang hinanap kung saan ba nakatira ang adviser upang sabihin na siya ay pumayag na. Ikinatuwa naman yon ng maraming tao sa kanila dahil nga si Dagohoy ay napipisil nilang lumaban kay Kapitan Conrado. Dagohoy, bakit mo tinanggap? Arlene naman, andito na naman tayo eh. Di ba napag-usapan na natin to? Ngayon, kukontrahin mo na naman ako. Arlene, pagbigyan mo ako. Isa lang, kahit isang beses lang. Kung sakaling ako mauupong barangay captain dito sa barangay nyo, gusto ko man lang makita na kahit papano na mayroong pagbabago rito. Narinig mo naman yung sinasabi ng mga tao rito. Ilang beses nang naupo si Kapitan Conrado pero walang nangyayari, di ba? Sige, pagbibigyan kita, basta ipangako mo sa akin ha. Ipangako mo sa akin na yung tapang mo ay hindi mo dadalhin sa politika. Baka mamaya eh. Huwag kang mag-alala doon, Arlene. Hindi ko na ibabalik pa yung pagiging sundalo ko dito sa barangay nyo. Niminsan naman, di ba? Nakita mo naman na hindi man lang ako nakipag-away dito. Pinipigilan ko yung sarili ko kahit na kung ano-ano sinasabi sa akin ng mga tao rito. Di ba? O sige, naniniwala na ako sa'yo. Nang dumating na ang unang araw ng kampanyahan, naglalakad noon si Dagohoy kasama ang kanyang pamilya tapos ang mga taong taga-suporta. Nagkataon naman na nasa lubong niya si Kapitan Conrado kaya't nag-usap sila. Inaasahan na noon ni Dagohoy na ang kanilang pag-uusap ay hindi magiging kalmado kaya't hinandan niya na rin ang kanyang sarili sa pakikipag-usap sa mayabang na kapitan. Oy! Ito pala'y aking makakatunggali. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Dagohoy. At ano namang pumasok sa isip mo para pasukin ang politika? Hindi ba't dati kang sundalo? O ano nangyari? Natanggal ka sa serbisyo dahil nagkaroon ka ng warship. Kung ako sa'yo, Dagohoy, bumalik ka na lang sa probinsya mo sa Nueva Ecija. At dito, hindi ka nararapat na maglingkod. At ayon sa aking napag-alaman, kaya ka natanggal sa serbisyo dahil nakakita ka daw ng aswang. Kung ako sa'yo, Dagohoy, doon ka na lang sa inyo sa Nueva Ecija. Dahil dito bawal ang warsyak. Takot ka pala sa aswang eh. Bakit mas pinili mong tumira dito sa Iloilo? Ha? Hindi mo ba alam na ang Iloilo ay katabi ng kapis? At ang lugar na ito ay pugad ng mga aswang. Dito mo pa talaga napili at ako pa ang kinalaban mo, Dagohoy. Umuwi ka na lang, sundalong warsyak. Tapos ka na ba, Conrado? O tapos ka na ako naman? Una sa lahat, wala naman akong balak na makipagsagutan sa iyo eh. Sabihin mo na ang gusto mo. Kaya lang ang hindi ko gusto, yung panglalait mo sa akin bilang isang dating militar. Hindi mo alam kung anong hirap ang pinagdaanan namin. Lalong-lalo na nitong huli. Nagkanda ubos-ubos ang aking mga kasamahan nang dahil sa inkwentro. Ngayon, Conrado, tahasan kong sasabihin sa iyo na hindi ako atras. Walang masamang sumubok. Kung matatalo mo ako, salamat. Pero pag natalo kita, mas maraming salamat. Dahil mas maraming matutuwa pag nawala ka dito sa barangay na ito. At sinong magpapalaya sa akin? Ikaw? Matalo man ako o manalo, dito pa rin ako sa barangay na ito. Inuulit ko,
Maraming aswang dito sa lugar namin. Yan ang dahilan kung bakit ka natanggal sa serbisyo, kaya't lumayas ka na rito, sundalong Warsyak. Umuwi ka na sa probinsya mo sa Nueva Ecija. Nung mga oras na yon ay pinipigilan pa rin ni Dagohoy ang kanyang sarili na magalit. Una sa lahat, naroroon ang kanyang pamilya. At napansin noon ni Dagohoy na yung mga kasama ni Kapitan Conrado ay may mga nakasukbit na baril. Kung paiiralin niya ang init ng kanyang ulo, tiyak na may mamamatay. Pasensya ka na. Okay lang yun. Tsaka ganun naman talaga makipag-usap yan si Kapitan Conrado. Walang galang yan, lalong-lalo na sa mga kalaban niya sa politika. Kailangan mong mag-ingat, Dagohoy. Dahil kapag alam ni Conrado na tagilid siya sa kalaban niya ay pinapapatay niya. Siguraduhin lang nila, Itay. Huwag nilang aalisin sa kanilang isipan na si Dagohoy ay dating sundalo. Sabagay. Ah, kumain na tayo. Dagohoy, ang may papayo ko lang sa iyo. Kung sakaling manalo ka bilang kapitan dito sa barangay na ito, ang una mong ipatupad, yung makakakuha ng ayuda ang ating mga kabarangay. Lagyan man lang siya na ng ilaw, yung daanan, ipasimento ang mga daan, at pakinggan ang bawat hinaing ng bawat isa na lumalapit sa barangay. Alam mo kasi, Dagohoy, yan si Conrado, matagal nang nanunungkulan yan. Pero alam mo ba kung ano ang ginagawa ng taong yan? Kapag nanalo na, wala na siyang pakialam sa mga kababarangay niya. Maliban na lamang siya talagang kadikit niya. Pero yung mga katulad naming mahihirap ay hindi niyan pinapakinggan. Kaya nga pag may nag-aaway dito, eh hinahayaan na lang nila at hindi na pinaparating pa sa barangay. Ganun ba, Inay? Huwag po kayo mag-alala. Makakaasa po kayo na kung sakaling ako'y papalarin, ipapatupad ko ang lahat ng yan. Habang nagtatagal, mas lalong lumalaon ang panggigipit sa kanila ni Kapitan Conrado. Lalong-lalo na nang paparating na ang mismong araw ng halalan. Ang taktika ng taong yun, manggugulo sa lugar nila Dagohoy, pero hindi sa paraan na gagamit ito ng dahas. Dagohoy! Anak! Anong ginagawa mo dyan? Tay, may mga tao sa labas. Ano? Shh! Huwag po kayong maingay. Anong ginagawa niyo rito? Sino kayo? Dagohoy, ikaw pala ang makakatunggali ni Kapitan Conrado. Binabalaan kita. Umurong ka na dahil hindi ka namin tatantanan. At alam mo bang kaya naming makipag-usap sa mga nakalaban nyo nung ikaw ay sundalo pa lang? Kaya naming sabihin sa kanila na nandito ka sa lugar namin. Ngayon, kung ayaw mong mangyari yon, Dagohoy, pwes umatras ka na lang. Bakit, sino ba kayo? Sabihin na nating kami ay mga hindi inaasahang bisita. Siguro naman naiintindihan mo na yon. O baka naman gusto mong ipaliwanag ko pa sa'yo. Katulad na lamang ng isang engkwentrong hindi inaasahan, na sa pagkakaalam nyo ay mga simpleng tao lang ang inyong makakalaban. Naintindihan mo, Dagohoy? Sabi ko na nga, be. Kaya pala ganyan ang mga amoy nyo. Dagohoy, wag! Wag kang bubunot. Sige, barilin mo kami, Dagohoy. Kapag ginawa mo yan, tanggal ka. Ito na naman, Itay. Pigilan mo ko, Itay.
Pinipigilan lang noon si Dagohoy ng kanyang biyanan na lalaki. Dahil kung hindi, talagang mapapalaban siya sa mga taong nasa harap ng kanilang bahay. Una pa lang alam na kasi ni Dagohoy na ang mga taong yon ay purong aswang. Nang dumating na ang araw ng halalan, kinagabihan pa lang, nalaman nang si Dagohoy ang nanalo. Hindi maaari! At paano ako tinalo ng Dagohoy na yon? Hindi ito pwede! Hindi ito pwede! Sigaw ni Conrado sa loob ng kanyang bahay at narinig yon ng isa sa taga-suporta ni Dagohoy. Kapitan Dagohoy! Kapitan! Oh, bakit? Narinig ko si Kapitan Conrado, nagwawala sa bahay niya, natalo kasi siya! Yan mo na, ganun talaga, mainit ang ulo ng mga talo. Kapitan, mag-iingat ka. Alam mo, ngayon lang ako maglalakas ng loob na sabihin to eh. Oh, bakit naman? Kapitan, yung si Conrado, may mga kapit sa mga aswang yan. Meron. Alam ko. Ha? Paano mo nalaman, Kapitan? Kasi nung bago maghalalan, merong mga taong nagpunta rito at pinipilit ako na umurong sa labanan. Una pa lang alam kong sila'y hindi basta tao. At sa pagkakaintindi ko, talagang sila'y mga tauhan ni Conrado. Kapitan, mag-iingat ka sa kanila. Nandito lang kami. Susuportahan ka namin. Maraming salamat. Sa unang taon na panunungkulan noon ni Kapitan Dagohoy, lagi siyang binabaha ng reklamo. Lahat naman ng mga yon ay gusto niyang tugunan. Kaya lang ang problema, dahil hindi niya katikit yung nasa itaas, nahaharang tuloy ang kanyang magandang plano sa barangay. Sa loob din ng isang taon, maraming naging pagsubok kay Kapitan Dagohoy, hindi lang kay Conrado pati sa mga galamay nito. Katunayan, ilang beses nang pinagtangkaan ang buhay ni Kapitan Dagohoy ng mga aswang sa lugar na yon. Pero hindi sila nagtatagumpay at nagagamit din naman ni Kapitan Dagohoy ang kanyang abilidad bilang isang dating militar. Isang gabi, ito yung pinaka hinding-hindi niya makakalimutan sa kanyang buhay. Habang nakahiga siya noon at tulog na ang kanyang mag-iina, narinig niyang may tumatawag sa labas. Kilala niya ang boses na yon, kaya't lumabas siya. Pero bago niya buksan ang pintuan, naisip niyang yung ganong boses ay matagal nang namatay. Hindi. Hindi ito totoo. Buddy? Ganon pa man ay binuksan ni Dagohoy ang pintuan at dito niya nakita yung tinatawag niyang buddy. Isang sundalo na nakasuot ng uniforming warak-warak at merong hawak na mahabang baril. Buddy? Rene? Ikaw ba yan? Paano? Buddy, kapitan ka na pala ngayon, buddy. Tulungan mo ako, buddy. Tulungan mo ako. Teka lang. Huwag ka nalapit rin eh. Hindi ito totoo. Patay ka na eh. Nandun ako mismo nang ilibing ka rin eh. Buddy, ako ito, buddy. Tulungan mo ako, buddy. Hindi. Hindi mo ako malilin lang. Sino ka ba talaga? Sabi ko na nga ba, hindi ikaw yung body ko. May nanggagaya sa mukha ng kanyang kabading namatay. Tamang nakasuot ito ng uniforming pangsundalong warak-warak. Tapos ang mukha noon ay biglang nagbago. Hindi ba't sinabi ko sa'yo, Dagohoy,
na umatras ka na. Pero sadyang makulit ka. Kaya heto kami ngayon, nagbabalik. Tatanggalin ka namin sa pwesto mo nang ayaw at sa gusto mo. Bakit hindi mo gawin? Ilang beses nyo nang pinagtangkaan ang buhay ko. At ginamit mo pa talaga yung mukha ng kabady ko. Alam mo bang mas lalo akong nanggigigil? Dahil patay na yung tao, pinagsasamantalahan nyo pa. Hindi lang yan. Hindi lang yan. Sa bandang kanan, nakita niya ang kamukha rin ng isa pa niyang kasamahan. Sa pagkakatanda noon ni Kapitan Dagohoy, ito yung kasamahan nilang merong itsura na tinanggalan ng ari ng mga rebeldeng aswang. Buddy? Buddy? Kapitan ka na pala ngayon, buddy? Bakit iniwan mo kami? Bakit hinayaan mo kaming mamatay sa labanan, buddy? Oh, hindi. Hindi ito totoo. Hindi ikaw yung mga buddy ko. Buddy, kami ito, buddy. Nagpunta kami rito para singilin ka dahil pinabayaan mo kami sa gitna ng labanan. Lumayo ka sa akin. Hindi ikaw ang buddy ko. Pilit na nilalabanan noon ni Kapitan Dagohoy ang kanyang mga nakikita. Ganon pa man, nadadala siya ng emosyon dahil alam ng mga aswang na manggagaya na ito ang kahinaan ni Kapitan Dagohoy. Hindi lang yon, dahil lahat ng kanyang kabady na namatay sa engkwentrong yon ay ginaya ng mga aswang. Tigilan niyo ko! Itay! Sigaw noon ni Kapitan Dagohoy, pero para bang walang nakakarinig sa kanya. Kaunti na lang, bubunutin na ni Kapitan Dagohoy ang kanyang baril upang paputukan ang mga yon, pero pinipigil niya pa rin ang kanyang sarili. Napayuko na lang siya nung mga oras na ito. At nang muli niyang lingunin ang mga tao, wala na ito sa kanyang harapan. Hanggang sa pumasok siya sa loob ng bahay at nagsisigaw. Ano bang problema mo, Dagohoy? Arlene, yung mga kasamahan ko nagpapakita sa akin. Sinong kasamahan? Una, yung kabady ko na si Rene. Pangalawa, si Arnold. Halos lahat sila eh. Ayan, umaatake na naman yung pagiging warsyak mo, Dagohoy. Hindi, nadadala lang ako ng emosyon dahil naaalala ko yung napakapait na pinagdaanan namin. Kahit na ganon na ang sitwasyon ni Dagohoy, hindi niya naisipan na ipakita sa kanyang mga kababarangay ang kanyang sitwasyon. Sa isang taon at kalahating panunungkulan ni Kapitan Dagohoy sa kanilang barangay, marami na ring nagbago. Tamang iniipit ang kanyang plano, pero nakakagawa pa rin siya ng paraan. Sa totoo lang, nang malaman din ng kanyang pamilya sa Nueva Ecija na si Dagohoy ay naging isang kapitan, halos nagkandaubos-ubos ang kanilang pag-aari kabebenta para na lang din maitulong sa kanyang kababarangay sa Iloilo. Isang hapon, dumating ang nanay at tatay ni Dagohoy. Anak! Anak! Kapitan ka na pala, anak. Bakit hindi mo man lang sinabi sa amin? Tay, pasensya na po kayo. Hindi ko agad nasabi sa inyo eh, pero ang importante, kapitan na ako ngayon. Nakakatulong na ako rito, itay. Siya nga pala, itay, ang balain nyo. Sa unang pagkakataon ay nagkita ang magbalae. Napakarami nilang napagkwentuhan at naikwento rin ng tatay ni Dagohoy sa kanyang balae.
kung ano ba ang kayang gawin ni Dagohoy. Ganun pa man, hindi naman basta naniniwala ang kanyang biyanan na lalaki dahil ni minsan raw ay hindi pinakita ni Dagohoy ang pagiging demonyo nito sa mga tao. Sa totoo lang, may ganun siyang pag-uugali pero hindi niya yung ginagawa. Mentres magpakita siya ng ganung pag-uugali, ipapakita niya yung pagiging anghel sa kanyang mga kababarangay. Isang linggo lang roon ang kanyang mga magulang, kaya't umuwi na sila sa Nueva Ecija at nagpatuloy ang buhay ni Kapitan Dagohoy sa kanilang barangay. Isang gabi, nag-iinom siya mag-isa sa harapan ng kanilang bahay. Pumasok ka na, malamok. Arlene, bumalik ka na ron. Susunod na ako mamaya. Oh, sige. Habang nagiinom noon si Kapitan Dagohoy sa kanilang harapan, nakasukbit ang kanyang baril tapos yung itak niyang araw-araw niyang hinahasa. Kaya niya yung ginagawa dahil sa gabing yon ay meron siyang plano. Napag-isip-isip niya kasi na panahon na para tugisin yung mga aswang na nagkukunwaring mga kabady niya. Baka akala nyo nakalampas na kayo sa akin. Sa pagkakataon na ito, aalisin ko sa aking isipan ng pagiging kapitan at ibabalik ko ang pagiging sundalo ko. Hinding-hindi ko mapapalampas ang ginawa nyo. Wika noon ni Kapitan Dagohoy na nagngangalit. Matapos niyang inumin ang dalawang bote ng alak, lumabas na siya ng kanyang bakuran at hindi siya nagpunta sa barangay. Ang una niyang tinungo, yung bahay ng mga aswang. Nalaman niya kasi ang bahay ng mga ito dahil na rin sa tulong ng mga tao roon. Yung pupuntahan niya ay kilalang kapit ni dating Kapitan Conrado, kaya't hindi siya nahirapan na hanapin kung saan ba nakatira ang mga ito at hindi siya nangilag na bantayan ang mga taong yun. Nung nandoon na siya sa labas ng bahay ng mga ito, sumigaw si Kapitan Dagohoy ng, "Lumabas kayo rito! Akala niyo ba hindi ko alam kung saan kayo naglulungga? Labas! Sa pagkakataon na ito, huwag niyo akong tatawaging kapitan, hindi baling Sarhento Dagohoy. Tutal bumabalik sa isipan ko yung mga ginawa niyong pangbabastos sa aking mga kasamahan. Pwes, ibabalik ko rin sa oras na ito ang pagiging sundalo ko. Magiging isa akong berdugo. Berdugo ng mga aswang." Napalingon na lang noon kay Dagohoy ang mga taong yun. Nagiinuman kasi sila ng tahimik na animoy merong pinag-uusapan na importanteng mahalaga. Ganun ba, mga kasama? Dumating ang mayabang na Kapitan Dagohoy. Anong gagawin natin? Hahayaan na lang ba natin na basta tayo alipustahin ng dayong sundalo dito sa atin? Oo, ikaw ay isang kapitan na dito, pero hindi ibig sabihin noon ay pwede mo na kaming ganyanin. Marami ka pang sinasabi. Ito ang tandaan mo, habang ako ang kapitan dito, hindi ako makapapayag na kayong mga aswang dito sa lugar na to ay mamamayagpag. Kung maaari, uubusin ko kayo kahit matanggal ako sa pagiging kapitan ko. Binunot ni Kapitan Dagohoy ang kanyang armas at walang awang pinagpapaputukan ang mga yon. Bagamat alam niya sa kanyang sarili na hindi naman basta tinatalaban ng bala ang mga aswang na lalaki, pero hindi siya nangilag na ubusin ang kanyang bala. "Ano? Hindi ba kayo lalaban? Mga tampalasang kayo ah. Matapos niyong bastusin ang aking mga kasamahang yumao, gaganyan na lang ba kayo?" E kinagulat noon ni Kapitan Dagohoy nang bumangon yung isa. Agad siya nitong sinagpang, sinakal siya noon tapos sinandal sa puno.
Kitang-kita ni Dagohoy na lumabas ang mahabang dila noon tapos dinidilaan ang kanyang baba at yung kanyang leeg. Berdugo ah! Berdugo! Alam mo, medyo nakakatakot ka kung sanay naka-uniforme ka. Tapos may mahaba kang baril. Pero sa tipo mo, hindi mo kami masisindak, Dagohoy. Nagsigsibangon din ang mga kasamahan ng aswang. Ganon pa man hindi siya nagpasindak dahil meron pa siyang mahabang itak sa tagiliran. Agad niya itong binunot at itinarak sa dibdib ng lalaking nakasakal sa kanya. Mamamatay ka na ngayon. Wika ni Dagohoy. Hindi man tumalab ang kanyang mga bala, pero ang itak na yon tiyak natatalab dahil itinarak niya yon sa lupa bago niya gamitin sa mga aswang. Nagsigsilapit din noon ang mga iba pang kalalakihan kaya niya ito pinaghataw. Yung mga kasamahan nilang may tama ay binitbit naman ng iba. Saan kayo pupunta? Hindi ba mga matatapang kayo? Walang atras! Wika ni Dagohoy habang nagngangalit na sa galit. Nagtakbuhan na lang ang mga yon tapos iniwanan ang kanilang harapan. Yung bahay ay kanyang pinasok pero walang katao-tao. Baho naman dito! Wika pa niya at kanyang naisip na hindi kaya't nagkakarne ng tao rito ang mga yon. Yon ang nagtulak sa kanya para sunugin ang bahay. Babalik din kayo. Alam kong babalik din kayo at alam kong babalikan niyo ko. Pagkatapos noon ay bumalik na si Dagohoy sa kanilang bahay. Nagkataon naman na merong isang babae na naroroon. Ano pong ginagawa niyo rito? Gabing-gabi na po. Kapitan! Kapitan! Ano po yun? Nandito po ako. Kapitan, hindi ko kayo maaninag. Oh, matanda na pala to. Mahina na yung mata. Nandito po ako. Kapitan! Kapitan! Bakit po? May problema po ba kayo? Ang apo ko, Kapitan, nawawala. Ha? Tara po, punta tayo sa barangay. Kinausap lahat noon ni Kapitan Dagohoy ang mga taga-barangay para hanapin ang nawawalang apo ng matanda. San ho ba kasi nagpunta apo nyo? Hindi ko alam. Ang alam ko'y natutulog lang ang aking apo. Merong kumalabog sa bahay namin. Tapos, nang puntahan ko yung apo ko sa kanyang kwarto, wala na ito. Tapos yung bubong ng bahay ko'y merong butas. Kapitan, hindi kaya... Alam ko, nasa isip mo. Saan kaya ang imposibleng pinuntahan nila? Kapitan, meron ako alam. Kilala ko kung sino-sino mga aswang dito eh. Tara, puntahan natin. Una nilang pinuntahan yung isang abandonadong bahay na hindi kalayuan sa barangay. Halos 3 kilometro lang naman ang layo nun. Kapitan, ito na yun. Mula sa labas nang bahay ay naririnig nilang merong batang sumisigaw. Ayon naman sa matandang babae, yun daw ang kanyang apo. Dahil kilalang kilala niya ang boses ng apo niya kahit na nasa malayo. Dito lang kayong lahat. Huwag kayong aalis. Ako ang papasok. Pagpasok ni Kapitan Dagohoy, inabutan niya yung 4 na lalaki. Yung isa rito ay nakaupo. Tapos yung isa ay merong hawak na kung anong klase ng dahon na itinatapal sa lalaking nakaupo. Kayo na naman? Paano mo kami nasundan? Paanong nasundan? Tandaan mo, marami ding mga tao rito na ayaw sa mga pinaggagawa nyo. Pakawalan nyo yung bata! Yung bata ng mga oras na yon ay nakatali. Wala naman nagawa ang mga tao ron nang tutukan niya ito ng kanyang itak. Kayo ba talaga hindi maglulubay? Katulad ng mga sinabi ko sa inyo,
hanggat ako ang kapitan dito, hindi ako papayag na hindi kayo mauubos. Nang makawala yung bata, hindi napansin ni Kapitan Dagoy na pumulot ito ng itak. Tapos, yung lalaking nagkalag sa bata ay agad niyang tinaga. Bata, tumakbo ka na! Dalian mo! Wika ni Kapitan Dagoy at yung mga nandoon ay wala nang malang gawin kung hindi magmakaawa sa kanya. Sige, dahil malambot ang puso ko kahit na nilait-lait niyo ko, pagbibigyan ko pa rin kayo ng pagkakataon. Basta siguraduhin niyong hindi na kayo manggugulo. May tanong ko lang, ano ang koneksyon niyo kay Conrado? At bakit nung bago mag-eleksyon, ginugulo niyo ko sa bahay ko? Sabihin na natin, si Kapitan Conrado lang naman ang aming pinapaboran. At kayo rin ba yung ginagamit niya para mang-ambus? Kayo ba? Wala kaming alam doon. At ginagawa lang namin yon tuwing mag-eeleksyon. Huwag kang sumisigaw. Ulitin ko. Ano, magbabago ba kayo? O lalayas kayo rito? Kapag hindi kayo lumayas dito, katapusan nyo na. Pero kung magbabago kayo, salamat. Sana'y makipagtulungan kayo rito bilang isang kapitan. Pag-iisipan namin. Pero nangangako kami sa ngayon na hindi muna kami manggugulo rito. Pababayaan ka namin hanggang matapos ang termino mo. At kung lalaban kang muli, dun kami papasok. Dahil hindi kami papabor sa kagustuhan mo at ayaw ka naming maging kapitan ng barangay na ito. Ganun ba? Minsang pagkakamali pa, minsan pa, tutuluyan ko na kayo. Tandaan nyo yan. Hindi pa rito nagtatapos ang kwento ni Kapitan Dagoy. Dahil isang gabi, mas lalo pang lumalala ang pagdalaw sa kanya ng lahi ng aswang kahit na siya ay nasa barangay hall. Kahit na rito siya natutulog, may nagpaparamdam sa kanya. Dahil nang siya ay makatulog doon isang beses, nakita ng taga-barangay na merong pumapasok na isang napakahabang dila na nagdadaan sa bintana. Kapitan! May dila, kapitan! Wika ng isang taga-barangay. Agad siyang napabalikwas at nakita niyang yung dila ay unti-unti nang lumalabas sa bintana. Dali-dali siyang lumabas sa barangay at nagpunta sa likuran dahil naroroon ang bintana. Hindi niya nakita kung sino ba ang meron doon. Pero napansin niyang may tumatakbo sa gawi doon. Dali-dali niyang hinugot ang kanyang itak tapos tinugis kung sino man yon. Bumalik ka rito! May araw ka rin sa akin! Sigaw ni Kapitan Dagohoy. Habulin mo ko, Kapitan! Habulin mo ko! Tila ba nang iinis pa ang taong yon? Kaya't tuluyan itong hinabol ni Kapitan Dagoy at nang makorner niya ito sa gilid ng sapa, dito niya ito namukaan. Ikaw yung... Oo, ako nga. Pasensya ka na, Kapitan. Kailangan ko tong gawin dahil kung hindi ko to gagawin, buhay ng pamilya ko ang nakataya. Anong ibig mong sabihin? Kung talagang meron kang pag-iisip, malamang na maintindihan mo yon bilang isang kapitan. Anong sabi mo? Bitawan mo ko. Maghaharap pa tayo sa mga susunod na araw. Sa mga sumunod na araw, iniisip ni Kapitan Dagohoy ang sinasabi noon. Paanong buhay ng kanyang pamilya ang magiging kapalit kapag hindi niya ginawa yon? Hindi kaya't hinahawakan sila sa leeg ni Conrado? Hindi kaya ganun? Tama ang kanyang naisipan. Kaya't pumunta rin siya nung oras na yon sa bahay ng taong gumawa nun sa kanya. Nagkataon na si Conrado ay naroroon. Anong nangyayari? Bakit buhay pa si Dagohoy? Kailangan natin siyang patalsikin sa pwesto. Kapitan! Masyadong matinik yang si Dagohoy.
Kahit na, wala akong pakialam, basta gusto ko patayin niyo siya. Ako ba pinapapatay mo ha, Conrado? Oh, nandito pala ang aking katunggali. Noon yun pero hindi na ngayon. Talagang hindi ka marunong tumanggap ng pagkatalo, no? Ano bang gusto mong palabasin ha? Wala ka naman sanang pakinabang dito sa barangay. Isa ka lang palamuti eh. Nilalapitan ka ng mga tao sa problema pero hindi mo pinapansin. Ano bang napapala mo? Wala ka namang napagawa rito. Dahil ba sa pondo? Nagkaroon na ba ng pondo ang barangay to? Di ba hindi pa naman? Ewan ko lang sa'yo. Ang dami mong tanong. Baka namang gusto mong magkasubukan tayo sa ibang bagay. Conrado, wala ka na sa posisyon. Kaya hindi mo pwedeng gawin sa akin yan. Kaya kung ako sa'yo, tigil-tigil mo na yung ginagawa mo. Hindi yan nakakatawa. Ako yung taong hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Titigil lang ako na patalisikin ka kung sakaling mapapatay mo ako ngayong gabi. Sa kasamaang palad, namatay si Kapitan Conrado. Hindi sa pamamagitan ng bala, bagkus ang gamit ay itak. Hindi kasi tumalab yung mga bala ni Kapitan Dagohoy kay Conrado. Dito niya napag-isip-isip na hindi kaya si Kapitan Conrado ay isa ring aswang. Nang dahil sa napatay ni Dagohoy si Kapitan Conrado, nakulong pa siya tuloy. Ganun pa man, hindi siya pinabayaan ng mga tao roon at napakabilis ng hustisya dahil si Kapitan Dagohoy ay madaling nakalabas at na-dismiss lang ang kaso. Nang dahil dito, nagpatuloy ang pagsisilbi niya sa kanyang kababarangay hanggang sa natapos na ang unang termino niya at hindi na siya tumakbo dahil sa pagkakaalam niya, nagawa na niya ang dapat niyang gawin sa barangay. At pagkatapos niyang magserbisyo, isa sa kamag-anak ni Arlene ang naging kapitan. Laking pasasalamat naman noon sa kanya dahil bago ito maupo bilang isang kapitan, halos naayos na niya yung 30% na problema ng kanilang barangay. Commander J.H., hanggang dito na lang po ang kwento ng aking kaibigan na si Kapitan Dagohoy. Pagkatapos po kasi noon, umuwi na sila sa Peñaranda, Nueva Ecija dahil naroroon ang kanyang nanay at tatay. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ng aking kaibigan. At siya nga pala, hindi po tunay na Dagohoy ang pangalan ng kaibigan ko. Sinadya ko itong baguhin para maitago ang pagkakakilanlan. Pero huwag ka pong mag-alala, Commander. Dahil bago ko ibahagi sa iyo ang kwento ng aking kaibigan, meron itong basbas mula sa kanya. Sa totoo lang, ako rin mismo ang nagsabi sa kanya na ibahagi sa iyong channel ang kwento niya. Nang pakinggan niya ang iyong channel, tuwang-tuwa siya dahil buhay na buhay ang istorya. Kaya't naniniwala siyang kapag nilapag mo ang kanyang kwento, tiyak na maaalala niya ang dati niyang buhay dahil na rin sa galing mo sa pagkukwento. Maraming salamat po, Commander, at shoutout sa lahat ng iyong mga masugid na taga-subaybay. Okay! Isang masigabong palakpakan naman po dyan para sa ating... excuse me po! Isang masigabong palakpakan naman po dyan para sa ating letter sender. Akala ko naman talaga Dagohoy ang pangalan ng ating bida. Pero hindi naman pala. Hindi ko na rin po tatanungin kung saan ba siya sa Peñaranda. Okay? Alam ko yung lugar ng Peñaranda at ako naman po ay malapit lang doon. Anong masasabi niyo sa kwentong to? Naniniwala ba kayo? Comment yes. At siya nga pala, gusto niyo bang dugtungan natin yung punong gobernador? Comment din po kayo ng yes. At sa mga nagsasabi na nakakasawa naman yung kwento ni Canole, eh talaga pong ganun. Sa totoo lang, wala pa po tayo sa kalahati ng kanyang mga karanasan. Ganun pa man po,
Magbabahagi pa rin po tayo ng ibang mga kwento na nagmumula sa ating mga masugid na taga-subaybay. Kaya't kung meron po kayong istorya, huwag na kayong mahiyang mag-email sa commanderfs85@gmail.com. Basta pakiayos lang po ang pagkakasulat para hindi po tayo magsayang ng oras sa pagbabasa. Maraming maraming salamat po sa nagbahagi ng kwento at mabuhay ka po.